Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 7. Ang Ebanghelyo natin ay John 2:1-11. Sabi ng Ebanghelyo, "When all the wine provided for the celebration had been served, and they had run out of wine, the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.'" They ran out of wine. At nung panahon na yan, yun ay palatandaan na naubusan ng kagalakan, kaya nakita ng tao sa isang wedding bilang bad omen, parang palatandaan na hindi maging masaya ang kanilang buhay mag-asawa kapag naubusan ng alak. Parang sa ating, di ba, mayroon yung mga tao kapag biglang namamatay ang kandila sa kasal, medyo naalboroto na, natarantana. Ganun din po sa kanila. A bad omen ang ubos ang alak. Sign na wala nang galak. Ang alak sa Biblia ay palatandaan ng galak, ay sinasagisag yung kagalakan. Kagalakan ng presensya ng Diyos, kagalakan ng dulot ng blessings na binibigay ng Panginoon. Ano nga bang kagalakan na nawawala sa buhay mo? Mayroon bang aspeto ng buhay mo kung saan nauubusan ka ng alak? Sa buhay pamilya, o sa buhay trabaho, o sa buhay paglilingkod sa simbahan, minsan nauubusan tayo ng alak. Nawawala yung galak, nawawala yung joy of doing things, at kailangan humingi kay Mama Mary, "Tulungan mo kami, mahal na ina, ilapit ito kay Jesus." Siya lang ang may kakayahan na ibalik sa ating ang galak ng kanyang presensya. The joy of serving, the joy of living in the family, the joy of being passionate and creative in our work. Mga bagay na Panginoon lang ang magbibigay sa atin. At kaya niyang i-produce ito kahit mula sa tubig, kahit mula sa walang kalasalasang kalagayan natin sa buhay. Even when we are and feel empty and we feel na wala nang passion, the Lord can put it back. We just need to ask. Kailangan lang sabihin sa Kanya, "Lord, naubusan na ng alak itong aspeto ng aking buhay." Kung nagustuhan mo ang video ito, please pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.